tinutrouble ko nung kahapon kung hindi na naglubat yung battery. Kasi ang problema nung naglubat ng battery eh. Ano siya? Tal? Kup, si Nagis battery ulala. Parehas yan model na yun, oh. Yan. Ah, sip awal muta. Hirapan kami mag-trouble dito kasi nadadrain yung battery niya. Hindi namin mahanap agad. Dalawang araw na to. Pangalawa ngayon. Or 60. Yung harapan niya. Yung kabuuan. May Ford pa nga dito. Dalawang Ford. Daming tambak to. Gawin mo yung mga pinalitan na ng makina na yan. Ayan. Pinakuha ko yung susi. Iptawol, iptawol. Aywa. Iptakabod. Ayan o, binaklas na nga namin lahat o. Tingin namin kung may mga shorted. Yan ang titignan namin ngayon. Pero kahapon nakita na namin yung isang dahilan. Meron pa, marami pang dahilan. Bakit nalulubat. Syukol, Sierra. Yan, papastart ko yung sasakyan. Aling kuwis, ha? Ayo. Tapi ana shop hadi jalan. Oh, tapi awol. Ang problema nito kasi yung kapag pinatay mo at start mo, dapat umilaw tong uto ng parking brake. So ayan, papa-start ko. So start. Ayan. Ayan, umilaw na siya ngayon. Kahapon hindi. Kailangan i-switch mo ganun. Kaya minsan kahit switch, i-switch mo, hindi pa rin siya umiilaw. Taffy, tapos papakita ko ngayon yung ano, yung indicator light niya. Dapat 10 seconds mawawala na yan. Or mga 10 seconds ganun. 10 seconds or more yan. Nawawala na siya. Kaya nalulubat yung baterya niya kasi yan laging naka-on yan. So we start Maratani. I-start uli namin. Ayan. Oh, nag-automatic na siya, nag-on. Ngayon, ang trouble niyan pag pinatay mo to, mamatay. Pag switch mo, magsu-switch. Tapos patayin mo yung sasakyan. Tapi oh, papatayin niya, tapos i-start niya ulit. Dapat iilaw pa rin yan, automatic pa rin start. Ayan, dati kasi hindi may start, ay umi-start, i-start mo sa sasakyan tapos hindi na umilaw to, tapos nakababad na yun lagi yung indicator niya. So yan ang problema namin ngayon. So tinignan namin lahat-lahat, hindi namin mahanap agad. Binaklas na namin yan. Tapos binaklas na namin sa likod kasi ang sinasabi niya parking brake ECU daw. So binaklas namin lahat dito. Ayan o, ang gulo-gulo na nga yun. Kasi galing ng ibang workshop na naman ito. Pilipino din daw ang gumawa. Ayan ang mga pinalitan niyang computer pero hindi po sira yan. So ang may nakita kong trouble dito, pero nahirapan talaga ako sa trouble nito. Ayan. Ayan yung binaklas nilang wire. Pinagbabalitan nila. Ayan, nang narin ako sa wire. O nagpabuhol-buhol. So hindi ko naman inaano yung gumawa dito dati. Siyempre, mahirap talaga to kasi.
Mahirap talagang trouble. So, ayan po. Meron akong nakitang papunta dun sa may power source na papunta rin dito. Kasi hindi po siya, kasi pag dapat pag ignition off, mamatay, magka-cut off yung kuryente niya. Ngayon, babad pa rin siya, hindi siya nawawala. So, meaning mayroon siyang ano, na relay na ano, na sira or shorted na siya. Hindi na siya gumagana. Tingnan. Ayan, pinagbabaktas na namin ng lahat yan para masundan namin kung saan ba yung problema, pero wala po dyan eh. Nakita ko dito sa labas ito mismo, parking brake ah, pero ang problema ito. Ayan, mayroon ako nakita dyan na ito. Ayan, kung nakikita nyo yan, hinugot ko yan para malaman ko kung ito ba yung ano, hindi yung bakit na babad yung kuryente dun sa likod. So may dalawa siyang relay dyan. Ayan, hinugot ko yan. Pag kinabit ko to, babalik yung problema. Ayan, ilan makina nyan, lakas nyan, American car na Lexus. Ayan, papakita ko guys yung mga diagram na sinundan ko kung ba't ko nalaman na dito ang problema niyan. Ayan, papakita ko doon sa may computer doon. Ayan guys, papakita ko dito ko nakita sa on-demand tayo wiring diagram. Ayan, kahit natin dito, pass natin yung model niya, 2014, 2013 Lexus. LS460L. Yan L, mahabang sasakyan niya. Yan, so wiring diagram tayo. Ayan. Tapos punta tayo ng anti-lock braking system. Yan siya yung wire. Pero pupunta tayo ng ano, ng power distribution. Sa power distribution tayo, dito natin makikita lahat yan kung saan yung mga junction na yan, distribution ng ano mo, ng mga ito, mga ground, kung saan ang galing yung kuryente ng ano. Ayan, papalaki natin. So ito yung nakita ko guys. Yan, from LUG, ito yung pinakita ko dun sa inyo, yung dinisconnect ko. Papunta siya, ito yung wire na malaki. Papunta, ito hindi na, hindi namamatay kahit naka-ignition off na yung sasakyan. Mayroon pa rin siyang kuryente. So ito, papunta dito sa may electric parking brake. Yan. Yan siya. Ayan, yan ang problema niya ngayon. Kaya ito ang trouble namin ngayon kung bakit hindi namamatay yung kuryente niya kahit naka-ignition off. Ayan, dapat naka-ignition on lang, saka lang magkakaroon ng kuryente dito. Ayan, yan ang ano natin, titignan natin. Mabalik tayo dito guys. So ito yung tinanggal ko dito, yung dalawang ano. Ito, isang socket lang ito, pero dalawa yung ano niya. Dalawang supply po ito. Itong black, papunta ng air conditioning system. Itong blue naman sa headlight washer system naman ito. Headlight washer system. So, dalawang sistema ito. So, ang ginawa ko para mabilis, tinanggal ko muna yung black. Tapos kinabit ko ulit kung ganun pa rin yung problema. Ngayon, ganun pa rin. So, ibig sabihin, ito ang may problema. Ngayon, tinanggal ko to, binalik ko to. Tapos kinabit ko to. Ay, tinanggal ko to. Yun, nawala na yung problema. So, okay na siya. So, dito tayo sa headlight washer system tayo. So, ang headlight washer system, ayan, nandun. Ayan. Dito. So, kaya, papatanggal ko tong bumper. Ito headlight. Yung, sa ano niya, may relay kasi ito eh, sa baba. So, tatanggalin natin yan mamaya guys. Pero lahat ito, pinakbalik ko na. Yung ibang binaklas sa loob. Pakita ko. Ayan,
nabalik ko na lahat yung ano sa nating kasamahang Kakistani National. Ayan, mga kasama ko dito yan. Mga bago yan pero maasahan din pag ano sa trabaho din. Kahit na pumapalpak pero naayos naman na gagawa ng paraan. Sa likod guys, papakita ko. Kulang pa to, may kulang pa. Ayan, inayos na ni isa nating kasamahan. Tara, ayan. Ayan. Ayos na yan. Ayan yung kasama ko nagbalik dyan. Nauhaw yung isang kong kasamahan. Iniinom siya. Chef, chef, koyes. Kamam. Oh, tayo. So, mabalik tayo dito guys. Ito yung dalawang ano yan, black at saka blue. So itong black papunta sa air conditioning yan. Air conditioning. So wala pong problema diyan kasi yun ang pinakita ko kanina kung paano kung ginawa yon. So yung blue ang may problema, itong blue papunta ng wiper washer system kasama pong headlight diyan. So yan po yung relay niya. May relay po ito doon. May fuse dito sa taas, relay po sa baba. Yun pong titignan natin guys. Kaya kung nakita, yan ang on-demand wiring diagram. So madali mo pong makikita dyan kung marunong ka pong tumingin sa wiring diagram po. So yun po guys, kaya ko po natundan yan. So ayan po, natanggal na natin yung bumper. Ayan, pinatanggal ko na yung bumper sa mga nagtatrabaho sa ano, tinatawag natin latero. Kasi sila ang nagtatanggal ng bumper. Ayan, from here makikita nyo yung dinisconnect ko na terminal socket. Ayan, so ayan po yung blue na yan is papunta po sa headlight washer or wiper washer system. Kaya binabaklas ko yung bumper. So ito yung headlight, ito yung relay nya, ito yung motor nya. Ito yung motor lang sa headlight naman sa wiper sa likod. Pero ito yung concern natin ngayon. Kung bakit siya nag-short. Biruin nyo guys, ang problema is wiper washer or headlight washer. Ito yung ano nya, sakit ito yung relay. Ang nagkakaproblema yung parking brake. Diba? Matindi yan. Kung hindi mo talaga ito masusundan yung problema no, ma parang masisiraan ka ng pipe o kaya hindi mo na lang gagawin kasi wala na, ginawa na namin lahat eh. Hanggang sa ano na lang ginawa ko ano na lang, talagang tinataga ko lang kung ano pang magagawa ko dito. Ayun, nagtingin-tingin ako sa wiring diagram niya sa on-demand. Alam nyo guys, ito ang problema niya no. Kasi hindi namin nung mayari sa akin eh. Kaya tinatanong ko siya ng masinsinan kung may bangga ba yung sasakyan niya. Sabi niya wala daw. Wala daw bangga. Ayan, na nung pinabaklas ko yung bumper niya, may bangga pala dito sa bandang kaliwa. Ayan, ayan o. Oh. Yung ilaw niya hindi na ano, repair na lang yan. Hindi na ganun ka ano. Ito, makita niyo ito yung bangga. Ito. Bangga ito dito, ito yung nayupi yung ano niya, alloy na bumper niya na alloy yan eh. Diba? Ayan no, patuloy na nabangga talaga. Ayan, so balik tayo dito sa sinasabi nating bakit nagkakaganon, nauubos ang baterya lagi 24 hours lang. Tapos ang pag-diagnose namin, ang nagkakaproblema, parking brake, ay ang parking brake dito na sa likod. Tapos sa ilalim yung motor niya, paano napupunta doon ng problema? So ito yun o, guys, tignan nyo no? Ayan o, sunog o. Kung titignan nyo yung relay, ayan o, sunog yan. Ito, banda rito sa gilid. Ayan, sunog yan. Hindi makita masyado. Ayan o, makita nyo ibang kulay. Sunog yan o. Sunog ang relay nyan. So ayan ang problema ngayon ng ano, ang problema ngayon ng parking brake niya. At sa ayos na yun eh.
guys, ayos na yung parking brake kasi dinisconnect ko na yun. So yan. So hindi tayo papayag na hanggang dyan lang tayo. O hanggang dyan lang na lang tayo, magdi-disconnect na lang. Wala na tayong gagawing iba. So kailangan natin i-solve yan, yung problema na yan. So ito nga guys, magpapakabili na tayo ngayon ng relay na ganito. So guys, makikita nyo. So dinisconnect ko na yan. Papakita ko sa loob kung okay na ba yung sinasabi nating problema. Yan. Ito tayo dito. On natin yung sasakyan. Start. Ayan. So ang problema nito dati, yung auto na yan, oh. Itong auto na to. Pag naka-auto yan, kahit patayin mo yung sasakyan, tapos i-start mo ulit, iilaw yan. Iilaw pa rin yan. So ang nangyayari dati, hindi po umiilaw. Tapos yung ilaw niya, pag pinatay mong ganyan, yung indicator ng parking brake, yan, indicator ng parking brake, pag pinatay mo yung sasakyan, dapat mawawala yan within 10 seconds or more, na hindi na susubra sa 20 seconds ganun or babad. Yan, observahan natin kung ilang minuto, ilang seconds mawala. Yan, mawawala yan. Yan, nawala siya. Kasi dati hindi nawawala po yan. So, yan. Yan. Ito, talagang pinagtiyagaan namin. Ilang kami ditong gumagawa. 5 kami, 3 ibang lahi. Tapos 2 kami Pilipino. Parang ubusan na kami ng ano. Kasi kung tutusin talaga, ang problema niya kasi parking brake, eh. Umiilaw lagi yung parking brake. Tapos may mga sinasabi siyang lost communication. Tapos napunta lang pala ang problema sa ano, sa headlight washer. Sa wiper washer. Diyan mo 'yun, ganun kahirap ang trouble. Pag hindi mo talaga gagamitan ng mga diagram or manghuhula ka lang, wala, hindi ka papasa. So ito, itong sasakyan na ito galing po sa ibang shop na Pilipino rin pong gumawa. So dami niyang pinalitan na computer. Fuse box, 2 fuse box, tapos isang parking brake ECU. Yan ang mga pinalitan niya. Tapos kami, wala kaming pinalitan. So pinalitan na niya, ano pang papalitan namin, di ba? So nag-trouble na lang kami na nag-trouble. Kasi lahat ng pinalitan, hindi naman ganun pa rin, eh. Same pa rin sa dating sira. So, yun. So, biruin mo talaga yun, guys. Papasalamat talaga ako sa Diyos dahil binibigyan tayo lagi ng mga karunungan na ganito. Na hindi tayo nauubusan ng mga ano, yung mga paraan para magawa natin yung problema natin. So, yun po. So tapos na po tayo dito, guys. Hindi ko na po ipapakita kung papalitan na namin 'yon, pero 'yun po, pinakita ko sa inyo na sunog talaga yung relay. So 'yun pong problema, kasi dinisconnect ko doon. Umuki po yung problema, nawala po yung problema. So ang gagawin na lang namin, papalitan na lang namin 'yan, baka by tomorrow pa po or by Saturday, kasi day off namin ng Friday dito sa Saudi. Ang day off namin na ang day off namin dito is Friday. So 'yun po, guys. Maraming salamat po. At ako ay magpapaalam na muna. At marami pa po kaming gawin iba. Ayan po. Salamat po.